Good day everyone, this is your boy Bien from Bien Moto TV. Pag-usapan natin ngayon ang kontrobersyal na 250cc na motor ngayong taon. Walang iba kundi ang Ninja CX25R. Sulit ba ang motor na ito kung i-compare mo sa Ninja 400 na expressway legal at sa kalaban nitong RC390 na expressway legal din at sa Yamaha R3 na performance bike, hindi man expressway legal pero palaban din. Pag-usapan natin kung bakit napakamahal ng motor na to. 250cc pero 410,000. So napakamahal nga, pero bago yan, talakayin muna natin ang specs ng bike na to. This bike is a 43.5 horsepower at 15,500 RPM, 21.2 Newton meters of torque at 13,000 RPM, mated to a 6-speed transmission, and this bike has a weight of 184 kilograms only and a 15 liter fuel tank capacity. So yun, sa part na yun, nakita nyo kung ano yung binabayaran nyo sa CX25R bukod sa inline 4 siya, okay? So itong motor ding to ay merong mga technologies na tanging sa mga big bike nyo lang makikita. Unang-una, ang quick shifter. Quick shifter will let you go to the next higher gear without using your clutch. And meron din siyang auto blip, which will let you also to go to the low gear without using your clutch also. So, dun pa lang, panalo-panalo na kayo. And this bike has a Kawasaki traction control, which means kapag yung rear wheel mo ay mas mabilis sa front wheel mo, kukontrolin nyo ng onboard computer ng CX25R para hindi dumulas na mauuwi sa aksidente. So dun pa lang panalo-panalo ka na sa onboard computer pa lang ng motor na to. Hindi lang yun, hindi pa kayo tinipid ng Kawasaki. Meron din siyang power mode, meron siyang 2 power mode na high and low. Ibig sabihin nun, kapag ayaw nyo ng kamote mode, pwede nyong ilagay sa low mode to, which means medyo mas magiging matipid and hindi rin kayo masyadong ititilapo ng motor na to. Kung beginner ka, perfect para sa ito dahil nga meron siyang power mode. Okay? Sa part na to, makikita nyo kung ganong kabilis ang ZX25R. Okay? So yun yung binayaran yung 410,000. And sa part ding ito, makikita nyo kung anong tunog ng aftermarket exhaust sa ZX25R. So dyan pa lang, panalo-panalo na kayo. Sa tunog pa lang, ang sarap sa tenga. Grabe, big bike talaga. And itong motor na to ay para dun sa mga nagnanais na magkaroon ng tunog big bike, or di kaya sa mga nagpe-prepare para magkaroon ng big bike. So yun nga yung sabi ng isang vlogger din, na perfect track bike siya. Kung may sobra kang pera, ito talaga yung pang magandang practice pag ayaw mo gamitin yung mga big bike mo, okay? So, yun! Yun na nga, no, guys. Nakita nyo dun sa video, sa explanation ko, na sulit talaga yung ZX25R. Dahil nga, yun nga, no, yung 410,000 pesos nyo kasi, hindi yung CC, hindi yung cubic capacity ng motor yung binayaran nyo. Yun yung 4-cylinder at saka yung mga technologies na meron dun sa motor na yon. Oo, lamang yung Yamaha R3, Ninja 400 at RC390. Kung pag-uusapan natin yung cubic capacity ng motor. Pero hindi kasi yun yung binabayaran natin sa ZX25R. Ang binabayaran natin sa CX25R is yung maging feeling big bike rider ka. Bakit? So big bike naman yung Yamaha R3, yung tatlong motor na sinabi ko, yung R3, Ninja 400, RC390. Pero hindi yun. Malaki sila, oo. Pero wala silang mga technologies na makikita nyo sa mga 4-cylinder big bike. Okay? So ano yung sinasabi ko doon? So sa CX10R, tinawag kasi itong Ninja CX25R na Baby CX10R. Kasi nga, lahat ng features na meron yung CX-10R ay nilagay sa 250cc at yun na nga yung CX-25R. So, okay. Kung gusto mo ng CX-10R pero wala kang pera, pero hindi ka naman masyadong up sa higher cc, well,
the CX25R ang bagay sa'yo, okay? And also, dun sa CX6R, kung hindi mo rin afford yun, ito yung para sa'yo, ZX25R. Dahil nga, kung anong meron ng ZX10R at CX6R, meron yon sa ZX25R. Except, syempre, dun sa cubic capacity ng motor na yon. So, yun guys. Sana, sa video nito, may nakuha kayong bagong impormasyon. Okay? And, yun na nga, kung may hindi pa ako nasagot, please leave a comment down below. Sasagutin natin ulit yan. This is your boy, Bien, from Bien Moto TV. Paalam! So guys, uunahan na kayo. Lahat ng video clip na nandito ay hindi sa akin. Lahat ng video clip na yon credited sa lahat ng may-ari. Kung hindi dahil sa kanila, wala ang video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat.